trust me on this, sweetheart, okay? Hindi pa dumarating sa kanya ang gante ng universe. Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming simple life. Note the comment down below, we share and like this video. Stupid! Does it work? Huh? What's up, my lovey doodles? As you can tell, medyo nagkaroon ng konting fail sa pagpapakulo ng tubig. Ay, nako. Anyway, meron naman talaga kaming heater. Natatakot lang akong kunin doon sa cabinet kasi baka may surprise sa loob. Pagkatapos, bumili na ako ng maliit na ang tawag dito yung kasi ito induction pan. Yung isa yung maliit na casserole pa yon. The thing was, hindi siya gumagana dito. Nabili ko sa SM, sayang nga 600 ko. Hindi ko na mabalik kasi wala na yung resibo na naiiwan namin sa cinema. Anyway, andito siya, pasok siya dyan sa loob na yan. Pero nag-error kasi kapag ginagamit ko siya. So I just gave it away to my mom. And then, ito yung aking iinuming tea for today. This is the Get Burning Herbal Tea. This will spike up my metabolism, hopefully. Other than that, this is what I'm taking currently. Hair, skin, and nails multivitamins. Tsaka pure L-carnitine. Sobrang ang alikabok at ang kalat sa ating opisina today. So, ang first workout natin is to clean this. Alright! So, itong gagamitin natin. Pranela at tsaka yung wipeout. Cause when the going got rough, oh yeah, sugar. Yay! The desk is almost clean. And yes, I decided to put the mirror here. And kailangan ko pala ayusin yung pag-wipe. Kasi may product residue pa. Done, ladies and gentlemen! Grabe, oh! Oh, diba? Medyo maayos-ayos naman na siya. So, Jen, punta tayo dun sa kwarto. Papakita ko sa inyo. Medyo okay na. Now we fix this table. Ang ginagamit ko itong mga marble stickers na nabibili sa Ace. Breakfast brought to you by Finest Gourmet. Nilagyan ko lang siya ng sausage at saka yung green onions and some mixed vegetables. But yeah, it's just omelet and rice. Pero nilagyan ko lang ng dagdag. And then there's your ice business. And don't worry about my ice business. Worry about your hair. What? I just fell off a cliff. You should see your hair. No, yours is turning white. White? Oh my gosh! Alam best ko na napanood to, pero talaga naman, guys. We're gonna turn into a... Alright, ladies and gentlemen, another session of the Fitness Marshall. I need you to race. Yes! Ganyan kalaki ang chan ko. Pasensya na. Tapos, ang laki ng balakang ko. Sobra. Okay. That's my butt right there. Katatapos ko lang mag-ab workout. Yung puchu-puchong ab workout lang. Hindi naman sobrang hardcore talaga na alam mo yun. But anyways, the reason why I turned on the camera just now is because I wanted to just thank you guys for being so interactive dun sa comment section nung last ko na video, yung Get Ready With Me na vlog. Sobrang ang daming nakaka-relate dun sa mga life lessons na sinishare ko sa inyo. And parang it triggered an idea in my head. I remember when I was heartbroken, as in sobrang heartbroken ako, ang una talaga na nasa isip ko, once you pass that phase na magkakabalikan kayo, yung alam mong wala ng pag-asa, is to somehow get even or to take revenge. Diba? Now, let me share with you, ladies and gentlemen, my thoughts on this matter. I know I'm a Christian, pero hindi ako magpapakaipokrito, guys, ha? Kapag may nanakit talaga sa akin, as in sobrang sakit na sakit talaga ako, ano kasi ako eh, fighter ako, gusto ko somehow, I want to get even, lalo na kapag hindi nabigyan ng pagkakataon yung sarili ko na maipagtanggol ko man lang, yung ganun, talagang, I cannot let it go. Let me tell you guys kung anong ginagawa ko kapag nandun ako sa face na yun, yung talagang gusto kong gumante, okay? Number one,
huwag ka kagad magpagupit ng buhok. Alam nating lahat na pag ang babae nagpagupit ng buhok, yung drastic haircut, na talagang heartbroken siya. Okay, wala, huwag mong gagawin yon. Bakit? Kasi it shows na sobrang desperado ka na ipatunayan sa kanya na over ka na sa kanya. Pero ang totoo, hindi pa. What you will do is channel all that pain, yung nararamdaman mong pain sa loob mo, that aggression, anger, lahat ng mga negative na feelings na nararamdaman mo, dalhin mo sa gym, okay? At doon, mag-shadow boxing ka, mag-boxing ka, mag-muay thai ka. Basta lahat ng sakit na nararamdaman ng puso mo, ibato mo sa sarili mo sa pamamagitan ng workout. Now, what good will it do to you, ladies and gentlemen? Unang-una, gaganda ang katawan mo. Magkakaroon ka ng sudden rush of endorphins which will make you happier. Even kahit konti lang, di ba? Pagkatapos, pag napapansin mo na na gumaganda na yung katawan mo, siguro mga anto, after 2 months na nag-break kayo, dun ka na magpagupit ng buhok. Pero wag naman masyadong drastic. Yung parang fresh-freshan lang. Yun ang goal natin. Magmukha tayong fresh-freshan lang. Mag-ayos ka. Yes, tama yan. Pero wag kang magpakita masyado ng skin online sa mga selfies mo and everything. And please, ladies and gentlemen, do not make that mistake of finding a rebound guy. It's okay to date, you know, casual dating lang. Pero wag kang maghanap kagad ng boyfriend na papalit sa kanya. Kasi it's so unfair dun sa lalaki. So ngayon, sabihin natin, 3 months na nang lumipas nung kayo ay naghiwalay. So, nandun ka na sa punto na na-achieve mo na yung revenge body mo. Yung total aura mo is iba na. As in, medyo may kaligayahan na ng konti. Pero may pain pa rin dito. Trust me, dalawa lang ang pwede mangyari. Either balikan ka niya, or popost siya ng mga videos or pictures nila ng bago niyang girlfriend. Kapag binalikan ka niya, i-assess mo yung sitwasyon. Huwag kang tanga ha. Bawal ang bobo dito. Pero pag halimbawa, as in, wala na talagang pag-asa magkabalikan kayo, pero busit na busit ka pa rin sa kanya dahil parang hindi siya apektado ng paghihiwalay niyo, success will always be the best revenge. Trust me on this, sweetheart. Okay? Hindi pa dumarating sa kanya ang gante ng universe. Hintayin mo dumating sa kanya ang gante ng universe. And you'll be on the other side of the story and you're very, very happy. Siyempre, hindi naman sobrang masaya dahil miserable na yung buhay niya. Pero you're masaya kasi you've already moved on. So ano natutunan natin dito? Success will always be the best revenge. And kapag tapos ka na doon sa puntong nasasaktan ka pa dahil sa kanya, happiness is the greatest revenge. Yung maging masaya ka sa kung anong meron ka, sa kung anong buhay mo nang wala siya, na maiisip mo talaga, oh my gosh, trust me, ladies and gentlemen, maniwala kayo sa akin. Kasi alam mo ba, yung ex ko before si Justin, parang as in nag-fast and pray ako kung ano-ano pang mga anito ang dinasalan ko para magkabalikan kami. Kasi nagmamakaawa talaga ako sa langit. Sabi ko, Ama, gagawin ko lahat. Ibalik niyo lang siya sa buhay ko. Puti na lang, hindi pinakinggan ng langit yung dasal ko because my life would have been so miserable and I wouldn't be as happy as I am now. Ano bang naisip ko at pinapanood ko na naman itong scene na to? Oh my gosh. Mami! Alam mo, sobrang grateful ako sa mga Korean novelas kasi kahit papano, binabalik nila yung positive side ng pagiging in love. Pagkatapos, friends, mga nagtatanong sa inyo paano tanggalin yung mga fake nails na kagaya nito, tutungkabin nyo lang siya dito sa gilid. Start kayo dito sa gilid. Okay, nakita nyo? Dito nyo siya sa gilid tutungkabin para matanggal siya. Okay. Oh, yun. Hindi masakit, as in. Kasi pag dito nyo tinanggal, tas pataas, ay nako, masusugatan kayo. Kailangan laging gilid lang. Oh, tatanggal na siya. And tapos yung mga rough edges, file nyo lang ng nail file. I'm a little scared kasi parang ang dami nung nailagay ko sa brush. Pero, let's see. Whoa! Sweet light. Anyare! Okay, let's try to blend everything together. Ayan guys, ha? Ang puti-puti naman ito. Ano ba to? Dahil pala konti lang nilagay ko. Ganyan lang. O, di ba? Kamusta naman? Ito yung pinaka-full coverage niya.